we are a people of habit eh. Kaya kung ano yung naging habit na na-develop mo, babalik at babalik ka dun eh. Kapag hindi talaga yun na-establish sa iyo, kapag hindi mo na-build yung certain habit to keep you going, yung plano mo will end up in frustration. Marami sa atin, emotional masyado. Sometimes, hindi na tayo nag-iisip, basta kilos na tayo based on what we feel. Balik tayo. Alam mo, napansin ko talaga, parang ang ganda ng pagkatanong ni Venus kanina. Iba magtanong si Venus. So, ngayon naman, tignan natin yung sagot. So, paano ba? Sabi nga niya, how do you navigate? Yun ang question niya. No, yung sa emotion, saka sa yung way of thinking. Paano daw natin, kumbaga sa ano, makikita yung gitna niyan? Paano ba? Yun. Saka kung ano yung mas makapangyarihan. Yes. Oo nga. Okay, Kuya Erwin. Okay. So sa akin, I've been thinking a lot about that kasi ano eh, kababasa ko ng Bible. Tama yung ano, may sinasabi naman ng Bible, keep your heart with all diligence for out of it spring the issues of life. And most of the time we interpret the word heart as yung as the Jews interpret it, yung the whole being, yung mind mo, yung will mo, yun yun eh. But seldom do we give importance to emotion. Pero sa aking pagbabasa ng Biblia, emotions are very powerful eh. Kasi ang example ko is si Solomon na napakatalinong tao and yet he was drawn away from following God kasi mga na-influence siya ng mga asawa niya eh. Kung napakatalino niya, bakit hindi niya na prevent 'yon? Okay? Si ano rin? Si Samson. Paano siya natukso ni Delilah na i-reveal yung secret niya? Through emotions eh. It was through emotions, hindi naman through logic eh. Kasi hindi ni-reveal ni Delilah kung bakit gusto niyang alamin yung sikreto ni Samson. But I do not discount the fact that thoughts are very powerful also. Maybe at the very least, equal yan, depende kung papangiralan, yun, mangingiral dyan sa'yo. So at that point, at this point in time, medyo dun pa rin ako, but I do not discount na powerful yung mind, but I believe na napaka-powerful yung emotions. In fact, siguro, si Francisco Balagtas o Baltasar, sabi niya, o pag-ibig na makapangyarihan, hahamakin lahat, masunod ka lamang. So, yung poetic insight na yun has to do with how powerful emotions is. And makikita niyo through literature na emotions played a very powerful part in developing a lot of classic stories. And lastly, pansinin niyo mga advertisements ng mga big companies. How do they sell their products? Hindi naman logic ang binibigay nila. Most of the time, and this is the secret of yung advertising, how to make people buy your products, ang pinafront nila dyan, yung mga testimonies. Because testimonies will affect our emotions eh, ang mga senses eh. So testimonies are a powerful tool sa advertising in order to convince other people to buy your product. So yun ang akin, no? Yun ang akin, and I stand in the view that emotions, or at least there are times or more times when emotions are more powerful than the mind. Yun. So, hindi ko alam kung anong view. I totally agree with Kuya Erwin. Emotions are very strong. Yun ang dahilan, we need to develop a habit of thinking. For example, balikan natin si Solomon. With all his intelligence, ang talino ni Solomon, with all his wisdom, hindi naman excuse na kahit matalino ka na nag-iisip ka na. Diba? Kasi tinama. Sabi ni, sa first
Kings 11, Solomon loved many women. But the Lord, mayroong warning si Lord eh. But the Lord said that he is not to associate with them. Kasi nga, they will be influenced with their, he will be influenced by these women to worship other gods. So madalit salita, the command was very clear, but he never thought of it. He allowed his feelings to control him. Kaya ang ganda ng analysis si Kuya Erwin, that the companies, they appeal to our emotions. Kaya naman, we often tend to buy, not because we need it, kasi nga hindi tayo nag-isip. Ganun din sa mga yung mga exercise resolution, parang we feel gusto ko 'yan. So mag-o-offer sila ngayon ng parang you just take this pill without any exercise or diet and you will lose, 'di ba? 20 pounds in 3 days. Parang, so wow, gusto ko yan. Parang, pero hindi ka nag-iisip, paano mo gagawin yun? Kung mag-fasting ka nga, hindi mo ma-lose yung 20 pounds eh. Di ba? Yan pa kayang pill na yan. Parang ganun, di ba? So parang, you have to think. Kaya nga, yung habit of thinking is crucial. Kaya yun nga, yun yung sinasabi natin na, kasi very strong ang emotion. Very strong ang emotion. Unless we think and stop and do not allow that emotion to take over, hindi, talo ka dyan. Talo ka dyan. Kaya na, classic example ni Solomon, sa talino niya, hindi niya lang naisip yun, nadala siya ng kanyang emotion. Tama si Kuya Erwin eh, pati yung kay Samson and Linaw nun eh. Di ba, hindi nag-iisip. Tatlong beses ka nang sinubukan. Nung sinabi mo yung talian ka ng ganitong klaseng rope, kinabukasan, nakatali ka na. O, di ba? Parang ano ka ba naman? Nabulag ka ba talaga? Hindi ka na ba talaga nag-iisip? Nagsubmit ka pa rin doon sa buhok? Ano ka ba? Pagkumaga sa santa natin yan, kanji mo naman. Ay, grabe naman. Di ba? Diba, parang di ka nga nag-iisip pero, eh. Parang... Pero Kuya Bong, ganito lang po, gusto ko lang isama yung sinabi ni Kuya Erwin saka yung sinasabi nyo. Kuya Erwin is basically saying that emotion has an influence to the way we think. No? Pero sinasabi nyo naman that our mind can actually control our emotion. Ganun po ba yung setup? Kasi ganito yan, our emotion depends on our mind. Mm. Okay? Ang problema lang, the moment you do not allow your thinking to process it well, your emotion will take over. Kasi yung thinking mo, yun na lang, hanggang doon ka na lang. Kumbaga, hindi mo ginamit yung potential ng thinking mo to process it para yung emotion mo mag-submit doon sa thinking. You allowed the emotion to yung inisip mong initial na pleasure. Kasi naisip mo naman yung pleasure eh. Yung naisip mong yon, yun ang minagnify ng feeling. Mm-hmm. Ngayon, kung hindi mo siya babalansin sa brain mo, at talo ka. Kaya nga kaya yung brain will only become powerful once you surrender it first to God. Mm-hmm. Surrender to God. Kasi ang simula ng Romans 12:2, remember ha, offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God because of His mercy. So i-offer mo muna. Now that you have the mind of Christ, yan, you have now the power na talagang gamitin yan to its full potential. Eh yung hindi pa nga Christian, pag ginamit talaga nila isip, makokontrol naman nila yung mga vices eh. Isip pa lang yun. Ang tawag naman nyan sa secular world is the power of the will. Di ba? Power. Okay, oo, will power. Pero isip din yun eh. Tapos yung sinasabi natin, do not be conformed into the standard of this world. Ano ba yung standard of this world? Hindi naman lahat ng sinasabi ng mundo mali eh. May mga tama silang sinasabi. Ang problema lang, ano yung sentro? Ang system ng mundo laging focuses on us, our pleasure. Kaya ang dali nating mahulog doon yung I, me, my, 90s. Di ba? Kaya dapat ang system natin is God. Yung mind natin, Godward. Hindi selfish. Hindi inward, Godward. Kasi we are meant for God eh. Tandaan natin, in the structure of God, Jesus Christ must be the head and we are just part of the body. The body.
Kuya Bong. Ganun ka-crucial yung pag-iisip, ha? Sige, ano? Apo, Kuya Erwin, mayroon lang po ang tanong. Kasi since you were mentioning people, personalities from the Bible, how about King Saul? Di ba po, nawala yung parang anointing sa kanya from the Lord? Ano po yung parang naniig sa kanya? Yung emotions po niya, yung pag-iisip po niya? Kasi king, so he must be really smart. I mean, he was a king. So, ano po yung naging downfall po kaya ni King Saul? Yan, alam na alam ni Kwan. Kabisado ni... alam mo, Tosca, if you go back, ganun na naman ang problema ni Saul. Si Saul was afraid that people will get scattered. So, nag-offer na siya kaagad. In his mind, this is the way for these people to be put together. Parang hindi sila mag-scatter. Nag-offer na siya kaagad. Di ba? Mali yung kanyang way of thinking. Ngayon, tapos nung inutusan siya na patayin lahat yung Amalekites, ang ginawa niya, nakinig siya doon sa mga sinasabi ng mga tao niya to get the yung mga matatabang tupa, ganyan. At ang excuse nila, they made it parang kumbaga sa atin kin-Christianize nila, kumbaga sa term natin. Parang i-o-offer daw nila kay Lord. Eh sabi ni Saul, ni Samuel sa kanila, obedience is better than sacrifice. So sa madaling salita, yung kanyang thinking mali. Nako mo, mali kaya yung pakiramdam niya affected by his that wrong thinking. Now, kaya lang sa atin kasi because of the weaknesses of the mind, dahil hindi mahina, hindi natin lagi napapakain, hindi natin nagagamit, hindi natin develop yung habit, yung emotion ang laging nagmumuna. Kaya tama si Kuya Erwin, malakas ang emotion. Tama yun, malakas talagang emotion. Kaya nga we need to develop that habit of thinking. Kasi nasanay na tayong yung maliit na naisip natin, yung pakiramdam ang nauuna, masaya tayo dito. Okay tayo. Anything that makes us happy. Yan, ganun. Anything that makes us pleasurable. Yan, ganun ang thinking natin lagi. O, di ba? So, yun ang ating feeling. Thank you po. Tip ko lang, Kuya Bong, Kuya Erwin, habang binabanggit nyo yung how companies would do their marketing, mga ganun. Kaya siguro, appeal to emotion palagi yung strategy is because emotion rushes us, kumbaga parang it parang gusto niya na people would decide based on impulse rather than kung thinking, kasi pag-iisipan niya the thought, your way of thinking will process things, it will take time. So maybe a question that I have would be bakit delikado? Bakit delikado? If we allow our emotions to take control over our thinking, ano yung mga negative things that probably might happen if we allow that? Siguro, Venus, gusto ko lang anong linawin sa inyo. Nung pinipresent ng companies yan, pinipresent din yan sa thinking mo. Kaya lang thinking that is pleasurable. Now, thinking that would benefit you. Katandaan mo, ang system ng mundo in their thinking is to always appeal to the satisfaction of yourself. Samantala, ang system na gusto ng Diyos sa atin is to satisfy God. Nakuha mo ibig sabihin? God wants us to glorify Him. Ngayon, kapag ang utak mo is always to satisfy our pleasure, kuhang-kuha ng mundo yun. Kaya nararamdaman mo agad yun. Nakuha mo? Kahit naman si Solomon, he loved women. Ano ba yun? He's thinking about the pleasure. The pleasure of having women. And sometimes, in his mind din, wrong thinking, he would be able to unite all these people para walang gulo politically dahil napangasawa niya na sila. Di ba? Parang wala nang gulo, napangasawa niya na. In his mind, kaya nga napaka-importanting talagang pinag-iisipan ng mabuti, malaki. Ganun din ang planning. Kailangan pinag-iisipan mo lahat ng area sa planning. Hindi lang basta, uy, mapakinabang to sa atin. Nakuha nyo, yung limitation ng thinking natin, ang laging number one sa surface, what is pleasurable. But if you think deeply
Yun na yung, ano, sa simula pa lang sinabi ni Kuya Erwin sa atin. Sabi niya na, what is honorable, what is pure, what is holy, ay no, Christ-minded yan. Malalim na yan. Christ-minded, praiseworthy, worthy of praising God. So talagang toward God yung pananaw mo. Eh talaga, it takes a lot of thinking kasi lalabanan mo yung initial na thinking of pleasure na siyang magnify ng feelings, ng emotion. So more on self-satisfaction. Yes, oo. Yung desires mo. Yeah, oo. Like satisfying your personal desires. Dumaan din naman yan sa isip eh. Kanya lang, sobrang sanay na yung heart. Madali na sila mag-coordinate. Kaya na. Pero kung kukontrahin mo na ngayon yung normal pattern of this world, which is Godward, ayun, talaga it takes a lot of sound mind or discipline, ganyan, or habit na gagawin mo yun. So, ibig sabihin po Kuya, Kuya Erwin, Kuya Wong, and Venus and Jerry, ibig sabihin po, pag tayo po ay nag-desisyon, hindi po maganda na haste in haste. Tama po ba? Mm-hmm. Opo, so parang yung po sa mga marketing, di ba parang sabi nga po ni Venus, parang on impulse, parang kaagad na. So minsan guilty po ako dyan, parang ngayon na. So hindi po pala wise ko pala yun. Ha? Add to cart. Add to cart. Now na. Di ba sabi nga, before you add to cart, pray before you add to cart so that you will be heart. And consult the husband bago mag-add. Ayun lang po. Sabi ng Proverbs din yan, 19 verse 2, it is not good to be zealous without knowledge, nor to be hasty and miss the path. So importante talaga yung pinag-iisipan ng mabuti. Now, ito yung system ng world, ha. Tandaan nyo, tingnan nyo, ha, kung bakit ang heart, madali na sila mag-coordinate ng brain kapag nasa worldly system. Lust of the flesh. Lust of the eye. The pride of life. Pride of life. Common yan eh. Kumbaga, part na siya ng nature na natin. Kaya, pag yan ang na-i-appeal sa'yo, yung brain, gusto ko yan. Automatic yan eh. Worldly system yan. And do not conform with the standard of this world, but with the renewing of your mind. Oh, babaguhin mo ngayon, hindi lust of the flesh, kundi what is glorifying to God. Hindi lust of the eye, kundi anong glorifying kay God. What is the eternal value of all of this? Hindi pride of life, kundi what will honor God. Oh, di ba? Ay kontrang-kontra yan dun sa, kaya yung utak mo, the habit of thinking becomes now going against the worldly system. Yung sinasabi ni Venus na against the current ng river, yung wave. Kasi nga, salungat na yung system. Salungat na siya. Kapag sabi ito yung world, yun yung sinasabi niya, worldly system na yon, yung last of the flesh, last of the eye, the pride of life. Sinabi rin niya ni John, agree si John dyan, do not love the things of the world. Because everyone who loves this does not have the love of the Father. But bigat nun, ha? Diba? Yes. So Kuya Bong, parang nakukuha ko po, hindi po ako magpapaka-Solomon. Ako po ay magpapaka-Salmon. Sabihin yung Salmon, di ba? It goes against the tide, di ba po? Pag hindi naman nag-go against, eh, hindi na siya buhay, di ba? Thank you po. Mag-iisip ka, ha? Thinking, habit of thinking. Thank you po. Good habit. Ito. May Salmon sa Bible, may Salmon sa Bible. Tatay ni Boaz. Ay, meron po. Nahalap ang malakas ako kumain. Nakakahiya naman. Pero pa na. Idadagdag ko lang kasi all this goes back to Genesis. Genesis. Remember, nung na-tempt si Eve, ang nangyari sa kanya? Bakit niya kinuha yung prutas? Sabi sa Bible, when he saw that it was good for food, pleasant to the eyes, and desirable to make one wife. All of these are emotions. All of these are emotions. Ngayon, as si Brother Bong was explaining things, nag-iisip ako eh. It could be that both emotions and thoughts and thinking are the ones trying to compete to influence our behavior and action. Pwede yan. Kaya nga ang sabi sa Bible is,
get rid, ano yan, matindihan, get rid of anger, get rid of malice, lahat yun mga emotions, toxic emotions eh. So, kinukuman sa atin sa Bible is get rid of toxic emotions so that your thinking, yung, ano mo, belief system mo will be ano, in tune with what the scripture says or what God says. Yung be transformed by the renewing of your mind, kasama na doon na get rid of your toxic emotions so that maayos yung pag-iisip mo. Okay? So, yeah, good. Yun lang at the moment. Yes. Okay. Yes. Napaganda nun. Mm-hmm. Kasi, kanyari, kaya pag na-develop niya yung habit na yan, yung thinking, madidevelop niya yung habit of being responsible, mm-hmm, the habit of planning. Kasi nag-iisip ka na eh. Hindi ka na basta-basta bili ng bili na lang o kaya gawa ng gawa, pinaplano mo na. Hindi lang basta minanligaw na lalaki, ay, pogi to, pwede na to, di ba? Hindi, walang ganun. Kasi pinag-iisipan mo na, baka mamaya naman, pogi lang yan, yung pala dalawa mukha niyan, doble kara pala yan, may mukha pa sa likod, di ba? Mm-hmm. Yung ganun. So, pinag-iisipan mo lahat yan. Yun. Importante so, yun. Oo. Kuya Bong, Kuya Erwin, Venus, Tosca, bigyan daan naman natin ng ilang katanungan mula sa ating mga kaibigan. Ito, isa, no? Sabi, should I be optimistic or be a positive thinker? Is there a difference between the two? Pero opo! Ba? Sa spelling, joke lang. Opo, sila kuya po yan. Sorry. Joke lang. Sige, go. Venus, may difference ba? Being optimistic and positive thinker, tingin mo? Well, I think being optimistic is an attitude, and positive thinking is like it's like a response basically it's like a response to things. So kung attitude kasi, it's something that's permanent, I would say, na parang kahit anong nangyayari sa paligid mo, whatever the circumstance is, be it difficult, be it you're in the midst of a trial or tribulation, if your attitude is or character is optimistic, you will see the good things behind the difficulties. But if you're just a positive thinker, I think it's very short-sighted, very temporary, and para siyang ano, responder dun sa circumstance mo. So kung halimbawa may nangyayari sa'yo masama, may nangyayari sa paligid mong hindi maganda, sabi mo, positive thinking. Pero wala eh, walang mangyayaring transformation dahil it's just a response to the things that are happening. But if it's something that is innate to you, it is something that is actually your attitude or your character, despite of the things that are happening around you or your circumstances, parang you will be able to respond properly. Kasi nga, ikaw na yun eh. It is your attitude, it is your character in the first place. That's just my thought. Very initial thought. Let me know your thoughts. Thank you. Yes. Kuya Erwin. Positive thinking. Nung araw yan, naging usong-uso. Very popular. Gawa nung book ni Norman Vincent Peale, Positive Thinking. Pero tama si Venus na it's just parang ano nga eh, superficial eh, very superficial yung positive thinking, which means that kahit na anong mangyari or whatever is in front of you, think positive that mangyayari na yun. Na carry over ng mga name it, claim it groups ngayon. So yun ang positive thinking. But being optimistic is, ano, I think it's more ano eh, scriptural than positive thinking. Kasi being optimistic is really showing your faith in God that everything will, ano, God will work everything, cause everything to work for good to those who love Him and who are called according to His purpose. So, being optimistic tells me that, well, in the end, God, ano, we will win through Jesus Christ. You know, being optimistic. Pero positive thinking is kahit na ano, masama yung hinahain sa'yo, think positive, magiging positive yan. Okay. Hindi scriptural yan. Okay. Oh, wow. Pero wait, hindi ba sige, ano go. Lang yan? Synonyms lang yan?
yung optimistic at positive optimistic thinking. Oh, in a sense but I use it in a sense na yung positive thinking na pinauso nung araw, I think that was 1960s. Okay. Mahalata tuloy kung ka. kasi naisip ko lang initially yung pumapasok sa akin. Although maganda nang lagyan niyo na lang ng distinction na parang optimistic is the biblical way of thinking at yung positive thinking, kasi initially ang isip ko synonym sila eh. Pero I would rather use right thinking, na right thinking kasi it's different from being positive thinking, kasi yung positive thinking kulang yun eh. For example, kung nasa 5-story building ka, tatanong ka, positive thinking, hindi ako masasaktan, tatanong niya, ganyan, di ba? Dalawa lang yun, either pilay or patay. Di ba? Yung panalaglag ka, na wala kang any gadget ha, na pagtalon. Ang right thinking, parang kaya ka lang nagkakaroon ng isang optimistic na pananaw in the future dahil sa may pinanghahawakan kang may hawak ng kinabukasan. O sinabi niya to eh. Parang hinapangawakan mo to. So, naniniwala ako. Parang may basihan yung aking pinag-iisipan. Na, kaya ako optimistic sa ganyan kasi nga may basihan ako. Parang ganun. Tama yung pag-iisip ko. Parang ganun. Magtatagumpay ako. Kasi bakit? Kasi magplano ako eh. Nakita ko yung lahat ng bahagi ng kailangan kong gawin. Parang ganyan. So, iba, magtatagumpay ako. Happy New Year, ganyan. Wala namang kaplano-plano. Bahala na, by chance, di ba? Nananalo ko sa loto. Una-una, nananalo ka sa loto, di ka mabumibili ng loto. Paano na yun? Di ba? Parang lahat yung pinagpaplanuhan yun eh. Now, hindi ko sasabi na yun ang paraan para manalo kasi marami nanalo sa loto. Hindi talaga marunong humawak ng pera. Talo din. Kaya mas marami pang naghirap at nabasira ang buhay nang nananalo sa mga ganyang laro, no? Kasahalip na yung talagang umangat ka ng dahan-dahan kasi alam mo paano i-manage yung pera ng tama. So parang pinagplanuhan po niya, ganun po. Oo, kasi ay importante yung habit ng pag-iisip talaga eh. Parang Kuya Bong, parang blind thinking yung positive thinking na basta parang kung anong isipin ko mangyayari. Basta isipin kong ganito mangyayari yan. Oo, kasi pero, maraming ganyan eh. Oo, tama. Pero parang hindi po siya anchored sa reality o realidad o sa katotohanan. Yeah. Pero ang ganda kasi yung binanggit niyo po kanina na parang binanggit din ni Kuya Erwin na kung yung optimism, parang naka-angkla siya sa katotohanan, at the same time, parang it gives us hope. May hope sa dulo na alam mo, hindi lang to positive thinking, pero katotohanan to, mangyayari to dahil ito ang ayon sa realidad. Okay. Good. Okay. Ito pa, meron pa tayo isang tanong, Kuya Bong, kay Erwin, Venus Tosca. 72 years old na ako, at madami na akong habits na di maganda. May pag-asa pa ba akong magbago? Meron pa ba? Ayan po, marami po kami matutunan dyan. Sige. sabi ka ni Bong, habits are formed if you do it repeatedly for 21 days. So I suppose if this is true, you can try it and develop good habits or better habits. Okay. So it's possible. Although may kasabihan tayo, you can teach an old dog new tricks, but di ako masyadong naniniwala doon eh. Men can change, a person can change a man at any point of his life if he or she allows the Holy Spirit to work in him or her. So yun. That's true. Yeah, Bong. Okay, syempre, well, age doesn't matter. Ngayon, kung talagang feeling mo, hindi ka na mare-repair, di lumapit ka sa manufacturer. Sino mag-umuha sa atin? Lapit tayo sa Diyos. And siya naman na naglikha sa atin. Ganon din si Abraham nga eh. 75 years old nung umalis siya sa kanyang lugar. And the Lord called him. Sumunod naman siya. So wala namang si Moses, 80 years old na, no? Bago na siya, kunin yung mga Israelites. So, si Grandma Moses, sa kasaysayan,
Ano nagsimula? Hindi, Grandma Moses. Si Katya, ano yung pintor yan? At age 80. Akala ko po si Grandpa Moses. Hindi. Ang dami niyan. Sila Picasso, tuloy-tuloy pa rin ang practice nila. Michelangelo. Oh, si Michelangelo. Lahat yan, kahit tayo lang nagbigay ng limitasyon, hanggat may buhay tayo, may dahilan pa ang Diyos para sa atin. Yay. So we can still grow in our relationship with God. Actually, we stop, parang we're old because we stop growing. Diba? Mm-hmm. Kaya we just need to keep on growing. Huwag tayong chronological lang yung age, pero ang issue sa atin, yung biological and mental age natin, dapat always young. Kunyari, si Kuya Erwin, kahit na, parang, 36 lang. Wow! Kuya, wala namang pong banggitin yung waistline. Sorry po, kuya. Kuya, kasi yun na po. Kasi waistline, hindi mo sinabi IQ. Ay, grabe. Mataas yung IQ nyo eh. Positive thinking, di ba? Hindi po, optimistic. Anyway po, Kuya, Kuya Bong, and of course, Kuya Erwin, Venus, and Jerry, syempre po, pwede po mag-request yung mga takeaway po. Marami po ako natutunan, kaya baka po mabigyan po natin ng mga inspiring words po ating mga kaibigan. Okay. Go, Venus. Simulan ko na. So, sa pag-uusap natin na to, ang talagang parang pinaka-conclusion sa mind ko is that our thinking and our feeling, or our mind and our emotion, these are God-given. Binigay naman talaga to ng Panginoon sa atin. Pero ang tanong para sa atin is, how are we using it? If we use it to fulfill our selfish desires and not to glorify the one who gave this to us, it will really lead to disaster. Pero pag ginamit natin right thinking, right feeling, kumbaga, that is our way of worshiping the one who made us. Yes, amen. Ako naman, ang tingin ko dito, with what Venus also said, na kaya natin magbago, no? We can really do it. But doing it the right thing is a question. And doing it with the Lord is the right thing. Diba? Yung intention mo, bakit? At sino yung katulong mo? Kasi kung tayo lang, I don't think we can accomplish it with all the temptation and challenges around us. Mahirap talaga. But with the Lord, nothing is impossible. Yun ang sa akin. Wow, ang ganda po. Parang ano po, nafe-feel ko po magbibigay po ng pa-burger sila, kuya. Ang ganda po ng mga sagot. Siyempre po si Kuya Bong and Kuya Erwin. Excited din po kami. Okay. Ako ba o ikaw, Tosca? Kuya Erwin. Okay, sa akin. Well, again, I repeat yung verse na binanggit kanina. Guard your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Ibig sabihin, mag-ingat ka sa papaniwalaan mo, what you will feed your emotions and your mind. Kasi that will determine ultimately your destiny. So makikita natin dito, guard your heart. Inuutos yan eh. Which means that this thing is not just God's responsibility, pero atin din. It's a partnership. The Christian life is a partnership between God and us. God does His part, God, and we have our part. No, God will not do our part. Neither should we do God's part. So ang part ni God is to guide us with the word that He has given. Ang part natin is to guard our hearts. We do not feed our hearts, our minds, and emotions with negative things, especially mga worldly things, tulad na nasabi ni Brother Bong. So, I think that's the way to live a victorious Christian life. Oh, thank you po, Kuya Erwin. Ikaw naman, Tosca, bago si Kuya Bong, ikaw naman, Tosca. Opo, syempre po. Joke lang po yung sa pa-burger. Joke lang po yun. Anyway, mga kaibigan, ang natutunan ko po, tama po yun, age doesn't matter, and God can make all things new. He can also instill new habits pala sa atin kahit ano pong edad natin. So it gives us so much hope. Magiging optimistic po tayo. So masaya po ang buhay. Thank you po. Yes, yes. Kuya Bong. Nako, una-una, ang habit ng thinking ay hindi lang basta mag-isip.
dapat we need to have a clear goal that we are thinking what we are thinking about. Napaka-importante iniisip natin. Ano ba iniisip natin? Kasi maraming tao, maaaring nag-iisip ka nga, hindi mo mapag-iisipan anong iniisip mo. Di ba? And ito po isang bagay na huwag natin kakaligtaan din, na ang labanan sa buhay nagsisimula ho sa isip. Sabi nga ho ni Craig Crochelle, and I'd like to read this with you. Kasi sabi niya, the battle for your life is won or lost in your mind. Your thoughts will control you, so you have to control your thought. And alam niyo po, nung inag-iisipan ko ng mabuti yan, naalala ko tuloy si Pablo. Sabi niya, yung bagay na gusto kong gawin, yung mabuti, hindi ko magawa. Yung bagay na ayaw kong gawin, na siyang masama, yun ang ginagawa. So, sa totoo lang, kahit anong galing ho natin, trying our best to build a habit na maging mabuti, pero hindi natin magawa eh. Ano na ba problema? Sabi ni Paul, it's no longer me that I'm doing it. It's the sin nature working within me. Then who shall deliver me from this body of death? Buti na lang ho may pag-asa. Sabi niya, thanks be to God through Jesus Christ, our Lord. Alam niyo, tayong lahat po, bagamat malakas may tayong kakayanan mag-isip, meron ho tayong limitasyon. Because there is a spiritual reality that only Jesus can really save us with the whole realities of our lives. Kaya ho, sa ating pag-iisip, remember this, have the mind of Christ, for He alone can save us. At hindi ho sa sarili nating lakas. God bless us all. Yes. Ito, amen. Maraming salamat. Pero bago tayo magpaalam, Kuya Bong, Tosca, Venus, Kuya Erwin, meron pa isang habit na kailangan natin sabihin. Make it a habit to watch Usapang Kaibigan. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless you. God bless you.